of heaven is like a treasure in the hidden field. And welcome back sa ating channel, mga katiyats. Para sa ilang minuto na naman na pagtatalakay ng inyong mga treasure markers. At bago tayo magpatuloy, ako mag-shoutout muna kina Danny Flores, Aquilino Alok, Frederick Oquindo, Tabs My Life. Also shoutout kay Nueva Vizcaya Channel. At shoutout din kina Elvin Famaran, Gambao, Diego Gabrines, Binaliwala mo ako, Bonifacio Manuel, Esmeraldo Masangkay, at shoutout din kina Ginaline Cabunilas, Joshua J. Uluruzo, Renato Poster, Primar Dapat, Raul Trangia, and to Jimar Gamok. And lastly, I will mag-shoutout kina June Vincent Rigala, Ruel Gerbero, also to Twento May Suerte, Madrid Jumar, Jetro Kabali Jetro. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay, mga katiyats, merong magandang treasure marker na padala sa atin. So just sit back, relax, at manunood sa ating analysis for this treasure marker. Okay, meron tayong star, which is 6-pointed stars. Ito'y parang hexagon. Dito naman, ito'y ulo ng ahas na hindi siya nakanganga. So hindi siya nakanganga na ahas. Tikom lamang ang kanyang bibig. So ang itong pinaka-importante na marker niya, ang putol na ulo ng ahas na hindi nakanganga. Kung nakaganyan kasi ang ahas, mga katiyats, kung ganyan ang itsura niya na nakanganga, ibig sabihin warning and there is danger. Pero kung nakatikom lang ng gaya nito, hindi siya nakanganga, nakaganyan lang at meron siyang mata, itong mata niya, so there is an item. Ngayon ang ulo ng ahas ay pointer, so ang estimate natin dyan ay kung saan naka-point itong kanyang matulis na parte ng kanyang bibig. So dito yan naka-point. At ang makuha lang natin na distansya ay sa mata. Okay, ang isang dot pwedeng 1 meter. At kung medyo malaking dot, malaki siya na bilog, pwedeng 5 meters distance. So meron tayong dalawang distance kaagad sa kanyang tinuturo. So unang test dig ay 1 meter distance. Ang lalim ng inyong test dig ay 2 meters. At kung may makitang maganda sa 2 meters deep, mga positive na bagay na related to Yamashita, katulad ng mga nabubulok na mga damit, helmet, mga baril, ganyan. Mga bato na hinugis, mga small tinatawag na treasure marker, underground. Kung mayroong mga ganyan, mga magagandang kurting bato, magpatuloy kayo hanggang 4 meters deep. Kasi nandyan sa 4 meters to 5 meters ang mga giveaway. Okay? So, 1 meter. Ganon din ang gawin sa 5 meters. Kapag walang laman ang 1 meter tsaka 5 meters, babalik tayo sa ating drawing table, rethink and remap. Okay, ngayon, dahil meron siyang dot na mata, pwede rin na hindi dito kukuha ng direksyon sa kanyang nguso, kundi dito mismo sa mata. Kung saan nakadirekta ang mata, yan, yung nakatingin dito, ganon din ang kunin ng mga distansya. So, 1 meter ang unang hukay, ang pangalawang hukay is 5 meters. Lahat yan ay mga test dig lamang. Huwag nyong ipagpatuloy ng malalim kung walang makitang bagay na gawa ng tao sa 2 meters deep. Okay, mga katiyats? Ang ulo ng ahas ay tested na yan. Yan ay classic pa rin na treasure marker ng Yamashita Treasures.
Ngayon, ano bang kahulugan itong star? Okay? Ang star kapag five-pointed star, kapag nagaganyan na star, and pertaining to the general, ang emblem kasi ng general noon sa mga Hapon, ay meron silang star sa kanilang sombrero na kalagay. Meron din silang star sa kanilang balikat. At lalo na sa general, mga three-star general sila, General Yamashita. Ngayon dito, ito'y hexagon. Marami siyang ganyan. Parang bulaklak din yan. Kung maraming mga point ang star, hindi yan treasure, kundi yan ay babala. It is a danger sign. Kapag maraming point ang star, danger sign siya. At kung ang star naman na pertaining to Yamashita na five-pointed star na gaganyan, ang five-pointed star kapag mayroong bilog sa gitna, yan ay mapanganib pa rin, yan ay warning. Pero kung star lamang siya, nagsasabi na there is a general treasure. Pero hindi natin alam kung saan ang direksyon. Ngunit dito ay mayroong ulo ng ahas, kaya alam natin na pupunta tayo dito at dito sa tinitingnan ng mata. Ngayon, balik tayo dito sa danger. Ano bang meron kapag star? Ang star kasi ay simbolo yan ng sumasabog. Gumaganyan yan, sumasabog siya. Kaya parang star ang nilagay nila na sign, yung sumasabog. Kaya ganyan, di ba kapag magkita tayo ng ganito na parang may sinapak or parang may sumabog. Kaya star ang nilagay nila. Merong, parang merong dot sa gitna. Ayan, kaya simbolo yan ng pagsabog, ang star. Kaya nga, pag tingnan natin ng star, nag-twinkle-twinkle siya sa gabi. Kasi parang sumasabog siya, nag-iilaw. Kaya danger siya. Nandyan to sa libro ng aking father, ang iba't ibang klaseng star na danger. Nagbibigay ng warning na there is a danger in the treasure. So saan ba yan nakalagay ang mga yan? Karamihan yan, nakalagay na yan kapag malapit ka na sa treasure. So sumasabog kasi yan, yan ay mga trip bomb or trip wire, merong mga trip wire. Mga wire na kapag ano ka doon, masagi ka or mabunot mo ang wire na yan, ay matanggal yung pin ng bomba at siya ay sasabog. Kaya ingat kayo kung makakita kayo ng mga wire, hindi lang wire, kahit alambre, trip wire, sa inyong mga tunnel. Kapag mayroong ganyan, huwag niyong hatakin. Okay, at tingnan niyo lang ang dulo. Dahan-dahan niyong hukain at tingnan kung ano ang nasa dulo ng wire. Kasi yan ay mga trip wire na kung ating hatakin ay sasabog yan. Okay, at kung pero kung meron ng ganyan na trip wire, ibig sabihin malapit ka na sa treasure box or treasure bunker or malapit ka na sa concrete box or concrete vault na mayroong laman ng mga treasures. Okay, so ito lang ang aking pag-decode at pag-analyze sa inyong treasure sign. Yan ay legit treasure for, make that legit sign for treasures ng Yamashita, kaya lamang merong danger. Kaya hinay-hinay, dahan-dahan lang kayo sa paghukay, mga katiyats. At ako'y magpaalam na, good luck sa inyong lahat. May the fortune be with you all. Okay. And don't stop chasing for your golden dreams. Paalam na. Ciao for now.